gaano man ka-high-tech ngayon na, hirap pa rin ang mga eksperto na ma-detect ang lindol. Totoo naman yan pa, di ba? Dito nga sa atin, prone tayo sa lindol, kaya mainam na palagi tayong handa sakaling magkaroon ng malakas na pagyanig ng lupa. At isang engineer ang to the rescue para maiwasan daw ang mas malalang pinsala ng lindol. Yan ang kwentong inalam ni Cedric Castillo. Whoa. Oh my God! Madalas yanigin ng lindol ang ating bansa. Dahilan para malagay sa peligro ang buhay ng marami. Dahil isa ang Pilipinas sa mga earthquake-prone countries, paano nga ba haharapin ang bagsik ng lindol? Isang Pinoy structural engineer ang nagdala sa bansa ng posible raw makapagligtas ng mga buhay at ari-arian kung sakaling lumindol. Ang research na ginawa ko is how are we going to apply this technology in tall buildings, no? Pero sa abroad, marami na nakabitan nito. Ito ang tinatawag na seismic isolator. Isa itong construction device na inilalagay sa ilalim ng mga poste ng mga establishmento. Nagsisilbi itong shock absorber ng malalakas na paggalaw ng lupa. Kaya raw nitong i-absorb ang lateral at vertical movement ng lindol. Ang purpose nito, from the term is self-isolator, no? Meaning we have to isolate the building from the ground during earthquake. Ina-isolate natin yung building from the most damaging effect of an earthquake, which is a lateral load, no? Yung pagtakbo ng lupa ng kaliwat kanan. Ito rin daw ang nakikita ni Engineer Ruel na solusyon sa posibleng pinsala ng malalakas na pagyanig. Posible ring lagyan ng seismic isolator ang mga nakatayo ng building. Kung kaya naman putulin sa gitna, puputulin namin sa gitna yung poste, tapos ilalagay na yung isolator. Gawa ang seismic isolator sa espesyal na klase ng rubber na kaya raw i-absorb hanggang magnitude 8 na lindol. Yung rubber na to, masyado siyang malambot pagka shear off mo, pero masyado siya matibay pagka kinompress mo vertically. Dapat alam mo na ang nangungunang bansa na may pinakamaraming nakakabit na seismic isolator sa mga gusali ay ang Japan. Pumapangalawa ang China at pangatlo naman ang US. Ito rin ang mga bansa na nasa Pacific Ring of Fire kung saan kabilang din ang Pilipinas. Isa sa madalas na apektado ng lindol dito sa atin ang mga simbahan. Kaya ang San Vicente de Paul Parish sa Maynila nagpalagay na rin ng seismic isolator. Napakahalaga po niyan sapagkat alam naman natin ang simbahan ay tahanan din po ng Diyos at marami pong mananampalataya ang talagang dumudulog dito. Kaya napakahalaga po na matibay at maayos ang dambana ng ating Panginoon. Dahil marami na po mga cracks ang ating simbahan dito sa San Marcelino, nag-isip po kami ng pwedeng magandang gawin para maging mas matibay at handa sa sinasabi nilang The Big One. Nasa 86 na piraso ng seismic isolator ang inilagay ni na Engineer Rowell sa bawat poste ng simbahan. Yung una, chinip off natin to, tapos naglagay tayo dito ng hydraulic jack. Yung hydraulic jack na yun, 100 tons yung capacity. Tapos, next, chinip off ulit yan, may additional jack na naman doon sa dulo. Hanggang sa kompleto na yung jack, pinutol ito lahat, tapos tinanggal yung konkreto, inilagay itong isolator. Pagka-install ng isolator, winel yan dito, tapos may epoxy sa ilalim. Para mas maging epektibo ang seismic isolator, kinailangang literal na hatiin sa gitna ang buong istruktura ng simbahan. Ito, yung linya na to, ang tinatawag na isolation plane, no? Hanggang dito yan, lahat yan, buong building putol yan, no? Ang main intent nito ang isolation plane, para pag nag-slide na yung ground, doon lang siya bibigay. Doon siya mag-i-slide. Lahat ng part ng building, ang mag-a-absorb na lang talaga ng lateral force due to earthquake is yung rubber. Ito, parang putol sa ngayon, pero isi-seal pa rin yan. Lalagyan namin ng sealant para pag lumindol, dito bibigay. Yung sealant lang ang bibigay. Pero hindi masisira yung buong door. Mapabuilding man o bahay, pwede raw lagyan ng seismic isolator. Payo naman ni engineer sa mga hindi pa kayang magpalagay ng seismic isolator. Yung building mo dapat magaan kasi kung mabigat, mas malaki yung inertia na ina-absorb ng isang building. Kaya dapat lightweight. So kung meron kayong mga mabigat na items sa second floor, sa mga bahay, siguro yung mga unnecessary doon, pwedeng ilagay nyo sa ground floor na lang para mas safer yun. Hindi natin matukoy kung kailan magkakaroon ng lindol. Kaya bago pa yanigin ng kalamidad ang ating buhay, maging maingat at I am ready sa lahat ng oras. Ako si Cedric Castillo at yan ang kwentong dapat alam mo.